Hello. Magandang gabi po. Hello, good evening po. May tatanong po ako. Sige, go ahead eh. Ano po yung pinagkaiba ng Katoliko at saka yung born again Christian? Ano daw pinagkaiba na Katoliko at born again Christian? Romel Palma, yung asawa mo born again, di ba? Okay, ang aking asawa po ay isa po siyang inborn na Baptist po siya, pero pwede nating ma-distinguish no yung pagkakaiba po ng born again at saka ng Catholic. Yung born again po ay halatado pong sila yung nagki-claim na Christian, but they are the fake Christian. Dahil yung totoong Kristiyano po ay ang Catholic. No other than Catholic lang po yung totoong Kristiyano. Kahit i-trace back natin sa history, mapa-Bible lang po tayo dahil nandoon po nag-umpisa na tinawag na Kristyanismo o Kristiyano, yung mga Kristiyano, doon mismo sa lugar sa Antioch na kung saan meron tayong bishop doon na nagpalabas talaga sa kanyang letter sa Smyrnians ng ito, no? Kung saan merong iglesia ay yung Katoliko, yon doon nag-umpisa kay St. Ignatius. Ito po mga kapatid, yung pinakakaiba talaga dyan, no? Born again, no? Sabi nila, no? Hindi na kailangan yung religion, makipagrelasyon ko lang sa Diyos. Pero ang hindi naman nila alam na yung etymology po ng religion, which is religare in Latin, yan po ay ibig sabihin niya, mga kapatid, ay relationship to God. So hindi ka pala pwedeng magkaroon ka ng relationship to God at ibabaliwala mo yung religion mo, dahil yung religion pala, pakikipagrelasyon mo pala yun sa Diyos. Sabi pa nila, no, sa born again, sa turo nila, kapag maligtas ka na, once and always saved, yun yung kanilang paniniwala. Pero para sa atin, sabi din ni San Pablo, ay patuloy siyang gumagawa ng bagay para yung kaligtasan niya ay masiguro talaga. Ito naman tinuturo talaga sa atin, no? Alalahanin natin yung sinasabi din sa Biblia, Mateo 25:31-46, na kailangan hindi lang pananampalataya ang meron tayo, dapat meron tayong mabuting gawa. Anong ginawa dito doon? Nanampalataya yung mga naligtas. Pinakain nila yung mga nagugutom, pininom yung mga nauuhaw. Lahat ng kabutihan ginawa nila, hindi lang sila nananampalataya. Ito yung realidad. Salvation is very different from born again to Catholicism. Born again, okay, madali lang yung salvation. Pero sa Catholicism, faith in good works po tayo. Para sa kanila, hindi na kailangan yung good works, no? Manampalataya ka lang, okay, liligtas ka na talaga. Pero para sa atin na Katoliko, kapag ikaw ay nanampalataya, kailangan samahan mo talaga ng gawa. Sinasabi diyan sa Santiago 2:26, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa, yan ay patay talaga, no? Katulad ng katawan na tao na walang kaluwa, patay yan. Kaya faith without good works is dead, James 2:17. Yun po. Ate, ano? Ate Nenen. Ate Nenen. Punto por punto, straight to the point. Pinagkaiba ng born again at saka ng Katoliko. Ang born again tatag lang ng ordinaryong tao, ang Katoliko tatag ni Kristo. Yun, tapos. Ano po, bakit po yung minsan po yung ang misis po ng pastor po ay nagiging totoo po? No, nagiging totoo. Hindi nila may nagiging totoo ang message ng pastor. Hindi kailanman. Lagi lang sinasabi na sila ay founded by Christ, but in reality, not. Sila ay nagsimula lang bakit, kay Charles Parham. Bakit po pag pinag-pray po namin yung message niya, nagkakatotoo naman po minsan? Sagot ako dyan, bro, dyan do. Sige, go ahead, Brother Mel. Actually, meron ding sagot yung Biblia. Pakiano na lang po, Brother Jan do, yung ikalawang Tesalonica 2:9. Bakit po nagkakaganyan? Kasi nililin lang po tayo ni Satanas. Ito po yung kasi yung mababasa natin sa ikalawang Tesalonica 2:9. Ito sabi sa 2:9 ng Kalawang Tesalonica, ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri na nakalilin lang na himala, babalaghan at kamangha-manghang bagay. Yan, klarong-klaro po yan. Sagot po yan sa katanungan. Hello po. Bakit po minsan po binabanggit ni Pastor si Jesus? Okay, yes. Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay talagang maliligtas. Yan, Mateo 7:21-23, yung mga nag-preach, yung mga naggawa ng milagro, yung mga
sa ngalan ng Panginoong Hesus ay gumawa sila ng kung ano man dyan sa pangalan ng Panginoon. Pero anong sa 23, sila ay sinabihan pa ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Ito pa, dagdag ko, dagdag na talata, te, unang Juan 2:18 hanggang 19. Ito, tingnan natin ha. Sabi ganito, pakinggan mo mabuti. Mga anak, ang nagsasalita si Apostol Juan. Si Apostol Juan, alagad ni Kristo. Sabi niya, malapit na ang mga huling araw. At tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo. Kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Verse 19, kahit naging kasama natin sila, yung Antikristo pala, dati kasama ng mga apostol. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila'y nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Ang mga apostol may kinabibilangang grupo. At yun ang kanilang iglesia. Tapos ang mga antikristo, dati kasama nila. Pero nagsilabasan. Yung kanilang paglabas, yun ang kanilang tanda na sila hindi kabilang sa kanilang samahan. Yung born again naman, te, kahit sabi mo din sila nangangaral sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, as long as sila tumiwalag sa unang iglesia, hindi talaga sila ang tunay. Ang tawag ni Apostol Juan diyan, Antikristo, dahil sila tumiwalag. Oh, yun. Kaya kung ano man ang anong reason man nila, nasabihin nila na sila ay tunay din, hindi pwede mangyari dahil parang kinokontra nila ang sinasabi ni Apostol Juan. Sabi ni Apostol Juan, sila ay nagsilabasan. At tawag sa kanila, Antikristo, sila ay nagsilabasan sa iglesia. Ang born again, talagang lumabas yan. 1902, nang itatagyan ni Charles Parham. Ang mga kadalasan, majority sa mga born again members ngayon, galing Katoliko. Oh, ano sinasabi sa ano sa Jeremias 23:1. Oh, at sabihin sa Jeremias 23:1, ang sabi ganito. Yan. Sa aba ng mga pastor na nangagpapahamak at nangagpapangalat na sa mga tupa ng aking pastulan, sabi ng Panginoon. Sa aba daw ng mga pastor na nangagpapangalat sa mga tupa ng aking pastulan. Bakit? Meron siyang pastulan, yung kanyang iglesia, yung kanyang mga tupa nandoon sa loob, pero kinakalat ng mga pastor. Kinakalat. Kaya ang tawag sa kanila ng Biblia, Jes 21 ng Jeremias, kung babasahin natin, nasabi, sapagkat ang mga pastor ay naging tampalasan at hindi nagsisangguni sa Panginoon, kaya hindi sila magsisiginhawa at lahat nilang kawan ay nangalat. Tila mo, ang born again. May mga born again na niniwala na once and always save. Meron mga born again na hindi niniwala dyan. Meron ako nakilalang born again doon sa Ozami City, naniniwala sila na si Kristo namatay sa araw ng Miyerkules. Pero majority sa mga born again naniniwala na si Kristo namatay sa araw ng Biyernes. Kanya-kanyang doktrina. Kanya-kanyang ano, sa yung iba naman. Yan. Atinin. Hello po, Kuya. Oh. Opo. Bakit po pag pinagpipray po kami ng pastor namin, bakit po nagkakatotoo naman po lahat ng mga prayer niya? Tsaka po, bakit po lahat ng mga kinakanta po namin ano tungkol kay Jesus naman po, mga anti-Christ, anti-Christ po ba kami? Ito ang magandang isagot mo sa tanong mo na yan. Yung unang Juan 2:18-19. Ang sabi ng mga apostol, ang mga antikristo ay dati nating kasamahan ngunit sila ay nagsilabasan. Nagsilabasan. Ang tanong, kailan ba lumitaw ang born again sa mundo? At tingnan niyo, pag-isagot yung tanong, kailan lumitaw ang born again sa mundo, ang born again Christian? Si Apostol Juan kasi ang nagsabi. Sabi ni Apostol Juan, ang mga antikristo ay dati nila kasamahan. Ha?
1500. Wala pang born again 1500. Ang lumitaw noong 1522 si Martin Luther, the father of Protestantism, Lutheran Church yon. Wala pang born again noon. Lutheran yon. Kahit nga sabihin mo dyan doon na ang born again ba dyan do, pareho ra sila sa Pilipinista. 1902 yan lumabas ni Charles Parham. Yun, Charles Parham, oh. Kaya sabi niya, Kuya, Kuya, bakit po kung ang mga Antichrist po kami, bakit po dinidinig ng mga Jesus po yung ano namin, yung panalangin namin? Eto, te ha, sinabi ko na kanina, te, napakaliwanag ng tanong ko kanina. Sinabi ni Apostol Juan ng mga Antikristo nagsilabasan sa iglesia nila. Tanong, ang mga apostol ba member ng Born Again Church? Sige, Tininin, pakisagot mo yan, Tininin, para magkaliwanagan tayo dito. Yung mga apostol ba member ng Born Again Church? Hindi po. Hindi. Sabi nila, yung mga Antikristo nagsilabasan sa kanilang grupo. Ang tanong, ang Born Again ba member ng First Century Church of Christ o nagsilabasan sila? Hindi ko po alam. Ano hindi mo alam? Kaya po ako nagtatanong. 1902, sinabi ni Brother Wendell, ang born again Christian, nagsimula yan 1902, sinimulan niya ni Charles Parham. Siya ang nagsimulan yan doon sa United States of America na ang born again Christian doon nagsimula. Ang ano niya, ang branch ng born again Christian, yung Pentecostal Church, si Charles Parham din ang founder noon. Ngayon, connected sila ang born again Christian at saka ang Pentecostal Church. Ngayon ito sabi ni Apostol Juan, ang mga antikristo ay nagsilabasan sa kanilang grupo. Naniniwala ka ba doon, Teo, sumasalungat ka doon sa sinasabi ni Apostol Juan? Kasi po, Kuya, yung tanong ko lang po, ano, bakit yun po yung lahat ng mga kinakanta namin, bakit po, ano, puro si Jesus ang binabanggit? Yun na nga, te. Kahit INC ni Manalo, te, nagbabanggit yung kay Jesus. Ang Baptist, nagbabanggit yung kay Jesus. Ang Mormons, nagbabanggit yung kay Jesus. Tingnan natin na ang Mormons at ang born again, hindi yan magkakampi. Ang saksi ni Jehovah, nagbabanggit rin niya kay Jesus. Pwede niyo kasama ang saksi ni Jehovah. Lahat kayong mga Protestant nagsasabi ng pangalan Jesus. Pero ang tanong diyan, sumasang-ayon ka ba sa sinabi ni Apostol Juan na ang mga Antikristo ay nagsilabasan sa kanilang iglesia? Bradendo. Bradendo. Pakibasa din sa Ikalawang Korinto kapitulo 11, 12, 15. Ikalawang Korinto 11 12, 15. Ang 12 hanggang 15, ang sabi naman ay ganito. At patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang mawalan ng batayan ang pagmamalaki ng iba na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Ang mga yan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa at nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi ito katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkukunwaring lingkod ng katuwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. So dito may mga nagpapanggap na kay Kristo. Pero ang gusto ko lang masiguro, tinatanggap ba ni Ate Nenen yung sinabi ni Apostol Juan na ang mga nagsilabasan sa kanilang iglesia ay mga antikristo? Tanggap ba niya yun o hindi? Ate Nenen, pakisagot mo lang kung tanggap mo ba sinasabi ni Apostol Juan na ang mga nagsilabasan sa iglesia, ang tawag nila doon ay antikristo. Opo. Ngayon, oh, tinatanggap ko po. Pero dahil tinatanggap mo naman pala, Tininin, ang tanong, ang born again ba isa sa lumabas sa tunay na iglesia? Pero po yung tinatanong ko po, ano, bakit po lahat tungkol naman kay Jesus, ibin po ba, mga Antichrist po ba kami? Sinabi nga ni Apostol Pablo sa Ikalawang Korinto 11:13 hanggang 15, sinabi na nga nila, na yung mga nagpapanggap din ng mga alagad ay mga huwad lamang.
ang gusto kong isagi sa isip mo, te, tanggap mo naman pala na totoo ang sinasabi ni Apostol Juan na ang mga nagsilabasan sa iglesyang tunay ay mga antikristo. Ang tanong, ang born again ba, isa ba yan sa mga nagsilabasan sa tunay na iglesia? Pag-isagot eh, para hello confirm. Po, yan po. Oo. Hello po, kung mga antichrist po yung mga born again, bakit dinidinig naman po ni Jesus yung mga pananaw? Sinagot na yan kanina. Hindi pa naman confirm na ano. Dahil yun ang gusto nyong isipin na sinasagot nyong mga dasal, Diyos lang makakasagot yan. Pero gusto ko lang panindigan itong sinasabi ni Apostol Juan na pinaniniwalaan mo naman na ang mga nagsilabasan sa tunay na iglesia ay mga antikristo. Pinanindigan mo rin yan, sinangayunan mo yan. So ang tanong ngayon, ang born again ba, isa ba yan sa mga lumabas sa unang iglesia o hindi? At Nenen, pag-isagot, isa ba ang born again sa mga nagsilabasan sa unang iglesia o hindi? Hindi? Opo. Kung hindi, ito. Wala. Kung hindi siya nagsilabasan, sino ang head pastor ng born again before Charles Parham? Martin Luther. Saan ang ebidensya mo na connected ang Lutheran Church at ang Born Again Church? Connected. Saan nga, Tess? Saan ang ebidensya mo na connected ang Born Again Church at ang Lutheran Church? Kasi ang hindi connected ang Lutheran sa Catholic kasi ano siya, tumiwalag siya. Pag sinabi tumiwalag, pinutol na niya ang linya niya. Kaya wala siyang connection sa Catholic Church. Ang tanong, sabi mo kasi before ni Charles Parham, ang inyong head pastor ng Born Again ay itong si Martin Luther. Ngayon, nasaan ang ebidensya mo na connected ang born again kay Martin Luther at kailan man, saan naman natin mababasa na si Martin Luther ay naging founder ng Born Again Church? Kaya po ko yan nagtatanong nga po. Alam ko katanong ako. Yes, nagtanong ako sa iyo, te, kasi mayroon kang binitawa na statement na connected. Ang totoo, hindi sila connected. Hindi sila connected, ha? Walang connection ang Lutheran Church sa Born Again Church. Bakit ang Lutheran Church hanggang ngayon nagbabautismo ng sanggol na hindi ginagawa ng Born Again? Hindi ginagawa ng Born Again yan. Kuya, bakit po, mula po na nagka-tides po ako, bakit po dinidinig naman po ni Lord yung mga panalangin ko at binabalik niya rin po sa akin? Yung tanong mo na yan, hindi ko pwedeng sagutin kasi hindi naman naka-address sa akin. Ang akin lang pinangahawakan ay yung sinasabi ng mga apostol. At tunayan, wait lang, Brother John Ray, wait lang. Okay. To prove lang te, ano, na meron ba talaga yung connection? Ito ang to prove lang natin, no? Ang Biblia, bago pumanaw ang mga apostol, kanilang ipinagkaloob sa kanilang mga kasamahan sa tunay na iglesia. Ang tanong, te, bilang kayo ay tunay na alagad ng Panginoon, ang tanong dyan, te, is anong participation ang ginawa ng born again noong panahong binubuo ang Biblia, nilalagyan ng New Testament, ginawang isang libro? Anong ginawa ng born again noong panahong yun kung nandun na nga kayo? Ano te? Kuya, yung sawa, pero ang alam ko po, isang nila ito mga panahon. Hindi ko pwedeng... Bradyando! Hindi ko pwedeng kontrahin yung claim nyo, te, yung self-proclaim nyo kasi... Bradyando! Yan, Brother Wendell? Okay, yung sabi niya na binigay naman umano yung hinihingi niya, una, ang batayan natin ay hindi yung mga temporal needs.
para masabi natin na grasya yon. Bakit? Pakibasa muna, Brad Jando, yung Mateo 4:9. Anong sabi ni Satanas sa ating Panginoong Hesus? Sabi ganito, sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Che, hindi batayan na ang temporal goods na nasa kamay mo ay sa Diyos na. At saka, tanong ko, sister, may tanong lang kasi kanina pa kapapinapaliwanagan ni Bro Jando, talagang ini-insist mo na totoo kayo dahil lahat ng mga panalangin nyo ay dinidinig ng Diyos, no? Well, sa totoo lang, sister, ikaw lang nagsabi nun. Hindi naman ako maniniwala na sinabihan kayo mismo ng Diyos na dininig niya yung panalangin nyo. No? Kasi self-proclaim yun. Pero tanong ko, sister, tanong ko lang, sister, maliban sa paniniwala niyo na kayo ang totoo, naniniwala din ba kayo ng ibang Protestante nakiklaim din na totoo sila? Maliban sa mga born again, halimbawa, sabihin natin itong mga SDA Church, naniniwala ba kayo na nakiklaim din sila na totoo sila? Naniniwala kayo doon o hindi? Naniniwala po. Kasi po, bilang isang born again Christian po, hindi naman po yung kung Katoliko ka, Iglesia, Okay, sister. Okay, ganun na. So ganito, sister. Dahil pala naniniwala din kayo sa kanila, sa tingin mo, totoo ang paniniwala nila na bawal kumain ng baboy? Ay, isang born again Christian. Hindi. Gusto ko lang ipalinaw sa iyo kasi... Nagtanong ako sa paniniwala nyo, sister, no? Ang paniniwala nyo kasi kayo, mga born again Christian, ay tunay, no? Kasi nga, sabi mo, dinidinig ang inyong mga panalangin. Ngayon, question ko, maliban sa paniniwala nyo na kayo ay tunay, naniniwala din ba kayo sa ibang relihiyon na nakiklaim din na sila ay tunay? Sabi mo, yes, no? Dahil Protestante din sila. Sa tingin mo, yung paniniwala nila na bawal kumain ng baboy, tama yun o hindi? Sister? Kasi minsan yung pagkano, paniniwala ko eh. Kaya sa English. Okay. Sa tingin nyo, kayo mga born again, sa tingin mo kayo mga born again kumakain ng baboy o hindi kumakain ng baboy? Kumakain po. Wala naman pong... O, alin ngayon ang tama? Brother John Ray. O, bro. Ang toro sa amin sa SDA, ang kakain ng baboy, susunugin. Oh. Tapos may toro pa sila, sister, na ang kakain ng baboy may impyerno ayon sa Isayas. Sa tingin mo, sister... Hindi pa ako naniniwala. Ha? Na lahat po na nakakain po ng baboy ay nasa mapa-impyerno po. Pero sinabi po nga ni Jesus, ang lahat po ng mga kinakain natin ay nilinis niya na po. Pero kaya ngayon, sister, gusto ko malagay mo sa isip mo ba na yung claim pala ay hindi siya nagpapatunay na totoo na sila. Kasi sila... may mga nagki-claim pala na mali din ang aral. Halimbawa na lamang ng mga SDA, nag-claim sila na tama sila, pero nangaral sila na bawal kumain ng baboy dahil maiimpyerno. Ngayon, kung sasabihin mo na tama din sila, abay, contradict yun sa paniniwala mo. Dahil kayo, kumakain kayo ng baboy at naniniwala ka na hindi ka maiimpyerno sa pagkain lamang ng baboy. So ngayon, questionable ang paniniwala mo na tama din sila. Di ba, sister? So hindi rason yung claim mo na tama kayo dahil dinidinig ng Diyos ang panalangin nyo. Hindi yun rason. Dahil ang reason dito, kung paano kayo naging totoo. Kasi po,
po, kasi naman po talaga akong Katolik. Ayun, dati kang Katoliko, tapos binasa na sa'yo biblically na mga dating lumaba, ang mga dating kasamahan. Ayan ang masakit, sister, kasi yan ang masakit, no? Dahil sampal sa inyo yung binabasa nila bro dyan doon sa Bible. Sabi sa Bible, sila yung mga dati nating kasamahan na tumiwalag sa atin. Ang pinakamasakit doon, tinawag sila na Antikristo. So yung view mo na dinidinig kayo ng Diyos ay mali. Dahil sa view ng mga apostol, hindi kayo kasapi ng Diyos, hindi kayo kasama ng Diyos. Kayo ay mga Antikristo kasi nga dati kayong kasamahan tapos nagsilabas kayo. Ngayon sister, saan kami maniniwala? Saan ba tayo dapat maniniwala? Sa nakasulat o sa hindi nakasulat, sister? Brad John Ray? Yes, Bro Wendell. Bakit? Dati siyang Katoliko at kung tingnan natin ang mabasa dito sa isang Protestant Bible, ito po mabasa natin Romans chapter 11 verse 12. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians, will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church. So, ang Catholic, yun ang tunay Christian. Yung born again ay pirated na lang yan. Yung gusto, sister, hindi namin inaano dito yung paniniwala mo, no? Kasi we respect your views. Pero pinapaliwanag lang namin sa iyo, sister, na yung paniniwala mo ay kontraryo sa kung ano ang nakasulat sa Bible. Sabi ng San Pablo sa Galatia 6:11, sinusulat ko sa mga malalaking letra. So dapat paniwalaan natin yung mga nakasulat din. Ngayon sinabi ni San Pablo ng apostol na Juan na yung mga tumiwalag sa atin ng mga dati nating kasamahan, sila ang mga Antikristo. Ngayon, magpapatuloy ka pa ba sa tinuro sa iyo, sister, na kayo ang born again, gayong kayo naman ang lumabas sa tunay na iglesia? Hello, kuya. Kasi ate po, masisisi ba ako na tipo wala naman pong ganito. Tapos naging born again Christian po ako. Doon ko po nakikita yung ano. Yes, kaya nga sabi ko, sister, nirespeto namin yung view mo. Kaya nga sister, paliwanagan ka lang namin, nirespeto namin yung view mo kasi yun ang natutunan mo ayon sa itinuro sa iyo. No, yun ang na-inject sa iyo, sister, ba, sa utak mo, yun ang nailagay sa iyo na lason. Kaya we respect your view. Ang sa amin lang dito, pinapaliwanag sa iyo, no, nasa iyo na rin kung maniniwala ka o hindi rin. Pero biblically, sister, no, hindi ayon sa pastor, no, na nagsabi sa inyo. Biblically, ang sabi ng mga apostol, ang tumiwalag sa unang relihiyon na kinaaniban ng mga apostol, tinawag na Antikristo. Aminado ka, dati kang Katoliko. Aminado ka na ang born again, kailan lang lumabas. Ibig sabihin, Katoliko ang nauna. Kayo, lumabas kayo, sabi ng Bible, ang mga taong yan ay Antikristo. So, pilit mo pa rin bang papapaniwalain ang sarili mo, sister, na kayo ay dinidinig ng Diyos, gayong kayo ang tinawag na Antikristo? Opo, kuya. Ako. Yung kala po, kaso namin kasi hapon na dinidinig man po ni Lord ang lahat ng nalangin namin. Mabasa ko talata, Brother John Ray. Mabasa ko talata. Sabi ni Kristo ganito sa Lucas 16:6. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Yung kanyang alagad, member yan ng tunay na iglesia. Sabi niya, ang nakikinig sa inyo, yung inyo dyan, referring yan sa iglesia. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin.
At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Yan ang kahihinatnan ng mga nagtakwil sa iglesia. Sang-ayon ka ba dito, Ate Ninen? Ate Ninen? Opo, ano po yon? Sang-ayon ka ba dito sa sinabi ni Kristo na ang nakikinig sa iglesia ay nakikinig sa kanya at ang nagtatakwil sa iglesia ay nagtatakwil sa kanya? Sang-ayon ka ba rito? Opo. Ngayon, ang tanong, kayo ba'y nakikinig sa tunay na iglesia o nagtatakwil? Nakikinig kayo sa tunay na iglesia? Ako, no. Nanginimanakin. Ang tanong ko, nakikinig ba kayo? Mama Mary na. Hindi, ang tanong ko, nakikinig ba kayo sa tunay na iglesia o natatakwil? Nakikinig po. Ngayon, ano ang tunay na iglesia? Mayroon pong relasyon tangyoon. Hindi, kasi hindi, po, hindi, te. Ka, ang tanong Katolik, ko, te. Kahit anong relihi po. Ang po importante sa Panginoon. Yun lang naman po. Hindi, te. Ang, wala po yun, kuya. Ay, mali ka. Mali yan. Maling tindig yan. Maling tindig yan. Bakit? Ito. Paano pong mali ko yan? Ito, babasa ako talata 1-16, guys. Ito, ha? Isa pang talata. Na bilang mali yan. Ito ang sinasabi sa 1:16. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Ano ang ibig sabihin ni Kristo sa kulungang ito? Ano yan? Ano yan, te? Ano yung kulungan na yan, te? Rogatorio. Ay, mali. Nasa mali ka na naman. Ikaw, isa ka sa ibang mga tupa na wala sa kulungan niya. Sila kailangan din ng mangdalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang ibig sabihin niyan, te, ang gusto ni Kristo, kayong mga ibang tupa niya na nasa labas ng kulungan, yung kulungan dyan, yung kanyang iglesia. Ang sabi niya, dadalhin niya, papapasukin kayo. Ang tanong, ba't hindi kayo pumasok dyan, bagkos iniwan nyo yan at lumipat kayo sa born again? Sagutin ninen. Pakisagot mo yan at tininin. Sabi kasi dyan, ang mga kanyang mga tupa, in which, alam naman natin, inaangkin mo na isa ka sa kanyang mga tupa, ay kailangan pumasok sa kanyang iglesia. Ang tanong, bakit mo iniwan bagkos ikaw ay lumipat sa ibang kulungan? At saka mo dyan, Do, kung babalikan mo pa yung mga naunang versikulo dyan, sister, napakaganda ng talata na yan kasi sabi ng Panginoon dyan, ang isang tunay na pastor, sabi sister, ang isang tunay na pastor, sa 100 na kanyang tupa, mawala yung isa, iiwanan yung siyam na putsiyam, hahanapin yung isa. No? Hindi niya sinabi na hahayaan niyang magka-watak-watak ang kanyang mga tupa. Hindi ganun, sister. Isang kawan, sabi nga doon sa binasa ni Brujando, isang kawan, isang pastor. Isang kawan lang isang pastor, sister. So, pero kasi nakita ko born naging Christian, nakita ko po yung relasyon. Sige, pagpalagay natin. Sige, ipagpalagay natin na nakita mo. Pagpalagay natin na nakita mo yung relasyon na sinasabi mo, ano? Relasyon. Tanong ko sa iyo, Tininin, nung namatay ang mga apostol, karelasyon ba nila ang maglilibing sa kanila o hindi? Tininin?
Hindi ko po alam. Ang tanong ko sa iyo, ulitin ko sa iyo, tanong ko sa iyo ha. Nung namatay ang mga apostol, karelasyon ba nila ang maglilibing sa kanila o hindi? Karelasyon. Karelasyon. Kaya nga. Ngayon, tanong po, ko. Kaya po, di saang born again church, saang born again church nakalibing ang mga apostol to prove na kayo ay may relasyon? Saang born again church nakalibing ang mga apostol? Wala po. Ano mo na mapuprove sa akin ngayon na in reality, kasi yung sabi mo kasi relasyon, pwede nyo i-claim yun na sabihin nyo na may relasyon kami, hindi naman namin pwedeng ano nyo eh, experience nyo eh. Pero dito tayo sa base sa reality. Sinangayunan mo na maglilibing sa mga apostol ay ang kanilang mga karelasyon. Tanong ko ngayon, saang born again church nakalibing ang mga apostol? Sabi mo, wala. Paano mo ngayon mapapaliwanag ngayon, te, na ang katolikong iniwan mo, doon nakalibing ang lahat ng mga apostol maliban kay Judas Cariote? Sige, tinayin, pakisagot mo tanong na yan. Dahil malarealidad tayo, di tayo sa imagination, sa interpretation, malarealidad tayo. Paano mo ngayon bibigyan linaw na walang apostol na kalibing sa born again church bagkos ang lahat ng apostol maliban kay Judas Cariote na kalibing sa simbahang katoliko? Paano mo papaliwanag sa akin yan ngayon, te? Bakit? Anong ikumakasin pastor? Sige, tanungin mo. Nandiyan ba yung pastor nyo? Nandiyan ba yung pastor nyo, te? Kuya, kasi ito lang po yung wala po. Ay, tulog na po. Sa bahay okay, lang po ako. Okay. Ayan na po. Hindi lang po ako napasok dito, kuya. O maganda. Ako lang po sa, sa... Magandang pumasok ka, te, dahil lahat ng katanungan mo na patungkol sa Katoliko, opo, na hindi nasagot dati kasi dati kang Katoliko eh. Kaya ka nalipat sa born again. Then, meron silang mga sinayo patungkol sa Katoliko na akala mo mali. Halimbawa, sinasabi nila na ang Katoliko ay sumasamba daw sa Diyos-Diyosan. Walang nakapagpaliwanag siguro sa iyo, kaya napaniwala ka nila ng Katoliko sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang Katoliko ay... Kuya, kasi po dati po, kaya po ako nalipat sa born again Christian kasi po dati, wala naman po ito. Bakit ngayon may... Kasi po pag nasa born again Christian po ako ngayon, iba po ng malaki pong pinagkakaila po ng doon sa Katoliko ako at sa naging Christian ako. Kasi nang sa Katoliko ako, at ito lang yung paniniwala ko, kasi pag pumapasok po ako sa simbahan, oo, pag nang sa Katoliko po ako dati, paniniwala ko kasi dati, nagsisimba ako halos buong isang linggo, nagsisimba po ako. Bakit po parang hindi pa rin po dinidinig ni Lord yung mga panalangin ko? Pero bakit po nang lumipat po ako sa born again Christian, doon ko po na-realize at doon ko po nakikita na... Ako te. Anong? Ako naman te, ito naman yung sa akin. Witness ko to si Brother Tata Rosal, Brother Wendell Talibong, yung mga kasama ko sa Osamis, witness ko lahat ng mga yan. Yung anak ko inilayo sa akin ng nanay niya. For 6 years, hindi ko akalain na makakabalik sa akin. Dasal lang ako ng dasal. Ininig ako, yung anak ko ngayon, tulog na, yun, tulog, nakahiga na. After 6 years, para pakita ko sa iyo, te, ha, na yung anak ko na kinuha sa akin, ayun, no? Nakikita niyo sa ano mo ngayon? Yan, malaki na. Hindi ko akalain, after 6 years, makakabalik sa akin yan. Nagdasal ako ng nagdasal, na may kasamang luha, na sana bumalik sa akin ang anak ko. Dininig ako ng Panginoon, bumalik sa akin ang anak ko. At yan, nakikita mo ngayon sa screen, tulog. Yan, ha? Nilayo sa akin yan, for 6 years, hindi ko akalain, makikita kami muli. Dininig din ako. Paano mo nga ipapaliwanag ngayon yan, te? Sige, ikaw naman sumagot, te.
Opo. 6 years po na pinag-pray mo po yung anak niyo po na para bumalik po sa inyo. Yan na po, para sinagot na ni Lord yung panalangin mo, balik na pa yung sabi mo anak mo sa iyo. Kaya po, ako po, marami rin po akong pinag-pray na po, dininig na. Ito pa, isa pang talata te, isa pang talata na gusto kong basahin sa iyo. Efeso 5.23, ang sabi ganito. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Sumasang-ayon ka ba te na si Kristo ang tagapagligtas ng kanyang katawan na siyang iglesia? Yes or no? Opo naman. Dahil sumasang-ayon ka. Dahil sumasang-ayon ka, yung iglesia ba na yan ay ang tinayo ni Charles Parham na born again? Sagot eh. Ha? Yes po. Paano yan ang tayo ni Charles Parham? Yan ka Charles Parham 1902 lang nang nagsimula. Before 1902, wala pang born again Christian. Sige, i-link mo nga ate. Before 1902, wala pang born again Christian. Paano nangyari na yung iglesyang yan, ang born again Christian? Eh sabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Nagtayo siya ng iglesia. At ang iglesia kanyang tinayo, pinersecute ni Apostol Pablo noong unang siglo. Yun ba ang born again church? Pag-isagot eh, yung pinersecute ba ni Apostol Pablo noong unang siglo, yun ba ang born again church? Hello po, kuya. Wala po kong alam sa history, pero ang pinaniniwalaan ko po, yung yun lang yung pinaniniwalaan. Kaya nga kita tinatanong sa Biblia, di alam ko wala kang alam sa history. Kaya tanong ko sa iyo ngayon, yung bang pinersecute ni Apostol Pablo nung siya ay Saulo pa, yung kanyang pinersecute, yun ang iglesyang tinayo na Panginoong Hesukristo. Nasabi sa Efeso, siyang iniligtas ni Kristo. Ang tanong, yung iglesia na pinersecute ni Apostol Pablo nung siya ay Saulo pa, kung saan yun ang tunay na iglesia tayo ng Panginoong Hesukristo, yun bang iglesyang pinersecute ni Apostol Pablo? Yun ba ang born again church na kinabibilangan mo ngayon? Yes or no? Hindi. Hindi po. Ngayon, kung hindi pala yon ang iglesyang sinasabi ng Efeso 5.23 na kanyang ililigtas na kanyang katawan, ano kayo papaniwala ngayon sa amin te na nasa tama ka? Hindi pala yan. Kasi po, kuya, paniniwala ko lang po. Yung mga pinagpipray ko lang Okay, so sa maliwanag sa aking nanong ngayon sa inyo, unawaan sa iyo, yung mga ebidensya sa Biblia. Kasi po ta. Ano yun? Kasi po dati kuya, yung Katolik po, na naman po talaga ako noon. Kasi nang nagiging dito ba kong sarino, kung no, inagal naman talaga rin. Kaya naniniwala po ako talaga dati sa kanya. Kaya, kaya po, doon po ako naniniwala na, ano po, di ba, talaga nila si, pero, po ako, talaga, ni sa talaga sa pero yung nalaman ko po sa born again, hindi po ganun. Ito yan teo, kung nangyari man na may nalaman ka nang ikaw ay naging born again na hindi mo nalaman nung katoliko ka, yun ay dahil hindi ka nagsaliksik nung ikaw ay nasa katoliko pa. Sabi mo wala namang ganitong programa noon. So, ibig sabihin,
Naiwan mo ang Katoliko kasi hindi ka nagsaliksik muna bago ka lumipat ng iglesia. Ngayon nasa iglesia ka na, ng born again, ang pakiramdam mo bago sa pandinig mo, so dyan mo lang narinig. Pero ito ang masasabi ko lang sa'yo, te. Ang nangyari ay nangyari na. Ano tayong magagawa pa? Ang tunay na iglesyang tinayo ng Panginoong Hesukristo, pinangalan ng Katoliko. Ang mga apostol, inilibing sa simbahang Katoliko. Lahat ng simbahang Katoliko na pinaglibingan ng mga apostol, member ng Roman Catholic Church or Greek Orthodox Catholic Church, member sila doon. Doon nakalibing ang mga apostol. Ngayon, si Apostol Pedro, doon naman nakalibing sa Vatican. Alam naman nating hindi sa inyo yon. Ngayon, sa born again, kahit sa ang branches ng born again, walang apostol na nakalibing doon. Kaya eto, nasa tamang iglesia ka na sana kung saan siyang pinag-iwanan ng mga apostol na kanilang aklat, kaya meron na tayo New Testament ngayon. Ang iglesia na nag-compile ng Biblia, kaya meron tayong Biblia ngayon. Ang iglesia na kung saan nakalibing ang mga apostol, iniwan mo na ngayon yan. Dahil nandoon kasi iglesia ang nagsimula lang noong 1901, hindi pa siya existing. Tapos ngayon, kanya-kanyang branches, kanya-kanyang aral, nandoon ka ngayon sa iglesyang tatag lang ng ordinaryong tao. Iniwan mo ang tatag ni Kristo. Doon ka dumipat. Hello, kuya, bakit? Ano? Hello, kuya, bakit ano? Hello, kuya, wala po akong ano, wala po akong question dyan. Pero bakit po saktong liwa pa po makitray. Pero bakit pag nang nasa born naging Christian po ako, ano, parang pamilya na po yung tawing nila sa akin. Ano po yung bro, doon? Pinipilip po niya sa ano eh, sa born naging Christian. Te, naranasan ko rin yan, te, nang ako ay naging Sabadista. Dahil dati, ang ako'y Katoliko pa, ay wala namang pakialamanan. Pagkatapos ng misa, uwian na. Barkada ko lang kasama ko. Barkada ko lang. Ako'y naging Sabadista, naging Seventh-day Adventist Church ako, buong kaanib ng iglesia, pamilya ang turingan namin sa isa't isa. At dahil doon, nahirapan na kung umalis sa Sabadista dahil ayoko na magdamdam sila sa akin. Ayoko magdamdam sila sa akin dahil pamilya ang turingan namin sa isa't isa. Pero hindi yan batayan para manatili ka sa iglesyang tatag lang ng tao. Hindi yan batayan. Oo, pamilya ang turingan ninyo. Naranasan ko rin yan nang ako'y Sabadista. Pero hindi yan batayan kahit na anong gawin ko, te. Magpakabait man ako o magsinalbahe man ako, hindi nagbabago ang iglesyang kinaaniban ko, tatag lang ni Ellen Goldwhite. Kaya umalis ako doon. Bakit po? The same kuya, yan sa'yo ngayon. Bakit? Masisisi niyo po ba ako kung bakit? Oh, kuya, ito bakit po? Masisisi niyo po ba hindi kita, ako kung hindi kita sa masisisi. Born again Christian doon kung makikita yung presensya ng Panginoon? Te, ganyan din ang naramdaman ko nung ako'y Sabadista. Akala ko Sabadista ng totoo. Andiyan si Brother Wendell Talibong, dinibati ko yan dati. Sinabi ko dati, walang doktrina ng ihigit pa sa doktrina ng Seventh-day Adventist Church at mananatili akong Seventh-day Adventist Church dahil nasa SDA ang totoo. Yun ang sinabi ko noon. Pero ba't nandito ko yun? Yun ay dahil na pag-alaman ko na kahit na anong gawin ko sa Iglesia Sabadista, yan ay founded pa rin ni Ellen Goldwhite. Rodendo. Hindi magiging founder ni Kristo. Yes, Brother Aljan. Rodendo, pwede ba ako magtanong kay sister? Yes, go ahead. Sister, good evening po. Sis, narinig niyo ba ako, sis? Hello po, maganda po. May yes, tanong na ako, sis, no? Po. Di ba po, dati po kayo Katoliko? Ngayon po, yung tanong ko po sa inyo, saan po ba yung paniniwalaan o panindigan niyo po? Yung simbahan o grupo na tatag ng tao o tatag mismo ng ating Panginoong Diyos? Kahit na po doon sa tatag ng tao, tinatawag po tayong pamilya. Tatag ng tao po at tatag ng Diyos. Saan po yung pipiliin nyo?
doon po sa tatag ng tao na tinatanggap tayong parang pamilya o sa relihiyon na tatag mismo ng Panginoong Diyos? Pakisagot po. Siyempre po. Siyempre po sa tatag ng Panginoon. Hindi po ayun, kailangan. Thank you so much po. Ngayon po. Te, paano ngayon yan, te? Paano ngayon yan, te? Hindi ang Panginoon na nagtatag ng Born Again Church, kundi si Charles Parham. Paano ngayon yan? Brother Janda. Hello po. Hello Sister, po. Bakit ay magpasahin akong history, sis, ha? Okay lang po ba? Po yung... Sis? Yes po. Parang maliwanagan po kayo. Kasi yung pinili nyo po, yung reliyon na tatag mismo ng ating Panginoong Jesus. Tama po ba? Babasahin ko po yung history, sis, ha? Historically, from Born Again Movement began in only in the early 20th century in USA by Charles Parham. Ngayon po, yung founder po ng inyong Born Again is Charles Parham. Ngayon po, basahin ko naman po yung founder, yung nagtatag ng Katoliko. Basahin po natin dito, no? According to the Catholic tradition, the Catholic Church was founded by Jesus Christ. Ngayon po, tatanungin ko po kayo, saan yung pipiliin nyo po? Yung relihiyon po ba natatag ni Charles Parham o yung relihiyon natatag na ating Panginoong Hesu Kristo? Siyempre po yung tatag ng Panginoon Hesu Kristo. Thank you so much po. Ngayon follow-up question ko po sa inyo. Ano po yung pinaka na hindi nyo naunawa? Ano pinanyo kadahilan kung bakit hindi po kayo nagpatuloy sa pagiging isang Katoliko? Please tanong nyo po dito ngayon at sasagutin po natin ito, you know, ng laptop ang ano ng dokumentado para po kasi sister nasa tamang relihiyon na po kayo. So hindi na po natin kailang lumipat kasi nandito na po kasi sa relihiyon na tatag mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Baga naturuan lang po kayo na maring aral. So obligasyon po namin ngayon na bigyan po kayo ng pagkakataon na magtanong para po. Basta open-minded lang po kayo, sister. Go ahead. Eh, atininin, baka hindi ka po bukas. Atininin, baka hindi ka bukas Hello ng gabi. Po. Baka hindi ka bukas ng gabi. Atininin, baka hindi ka bukas ng gabi. Ano po? Baka hindi ka bukas ng gabi, alas 8. Opo, kuya, bakit po? Pwede tayo balik bukas ng gabi alas 8 para mahaba oras natin pag-uusap? Ngayon lang po ako kaya nga, dahil bakante ka, pwede ba balik tayo bukas ng gabi, tuloy tayo para mas mahaba oras pag-uusap? Which namin, pag doon na bumulang ka po hanggang ipukata may kapat. Hello, te. Haling. Te, sabi mo, te, bakante ka bukas alas 8 ng gabi, bakante ka. Payag ka ba bukas ng gabi dahil bakante ka, tuloy tayo bukas alas 8 ng gabi? Para mahaba oras. Sige po, kuya, tingnan po na. Ano mo, te, kasi bakante ka eh. Dahil bakante ka, pagbigyan mo kami dahil bakante ka. Kasi kung ngayon, 10:53 na, malapit na mag-alas 11. Pero, kulang tayo sa oras. Sister, kaligtasan po yung itinag-uusapan dito, sis. Oh, kasi kaligtasan na pinag-uusapan natin dito, kaligtasan at comparison ng Born Again at Catholic Church. So, doon ating ano yan? Robert Jando. Oh. Sa okay. Bro, nag... Alas 12. Oh, nakinig lang ako kay Ate at sa inyo bro diyan no. At ako na naunawaan ko si Ate no kasi sabi nga niya doon niya. Sister, makinig ka muna sister ah kasi parting words na kasi to sister, balik ka na lang bukas para mas lalo ka pang maliwanagan. Normal 'yan na normal. Wait lang, ano sabi mo te? O yan lang. May pa ako no, na itatanong. Kasi sa Born Again Christian po, doon ko po nakita yung fellowship po ng ano,
ang born sa bilang isang born again. Masisisi niyo po ba ako kung bakit ganon, Kuya? Ako ang sasagot, sister, hindi ka namin masisisi kasi ayon nga sa pahayag mo, doon mo nakita. Siguro, nung nasa Katoliko ka pa, nakapikit ang iyong mata. Sister, ang kinakailangan ng Diyos, sister, adoration, hindi po fellowship lang. Dapat malinaw tayo niyan. Ang sabi ng Panginoong Diyos, lahat ng tao ay luluhod sa Kanya, hindi mag-fellowship. At may tinatawag sister na perfect contrition, perfect na pagsamba. At lahat ng perfection na yan ay makikita mo lang sa Katolik. Next time, pag-usapan pa natin ng malawakan niya para maunawaan mo. Ngayon, sister, gusto ko lang ipaalam sa iyo, sister, na lahat ng mga pahayag mo, makinig ka lang muna, sister, ha? Lahat ng mga pahayag mo kontra sa Bible. Hindi porket nakaranas ka ng kasaganahan, dininig ka na ng Diyos. Bakit? Dahil ang tunay na mga mapalad, sister, ay hindi yung nakasamsam ng kayamanan o kaginawaan sa buhay dahil sa pera. Babasa tayo ng talata, sister, ano ang tunay na mapalad according sa Bible? Tingnan mo, sister, kung itong... Makinig ka muna, sister. Kasi makinig ka muna kasi hindi ka matututok kung puro ka lang salita, sister, hindi ka makikinig. Tandaan mo, binigyan ka ng dalawang tinga, isang bibig. Bakit? Ano ba ang implication nun? Dahil mas gusto ng Diyos, mas makinig tayo kaysa tayo ang pakinggan. Kay sister, ha? Morality yan. Tipo sarado. Yes, o makinig ka muna, sister, ha? Kung ano ang tunay na mapalad according sa Bible. Yun bang sinasabi mong dinig dahil sa mga anong uri ng yaman? Makinig ka, sister, ano ang mapalad sa Bible? Tapos, pagnilayan mo, kung yan bang naranasan mong kaginawaan or pagiging mapalad mo, makinig ka muna, sister. Makinig ka muna, sister. Gusto ko, pagnilayan mo, yang natamo mong kaginawaan na sinasabi mong natagpuan mo sa born again, tas i-connecta mo siya dito sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kung yang bang naranasan mo dyan sa pagiging born again mo ay naayon ba sa pagiging mapalad na inano ng Diyos? Ito, sister, magbabasa tayo ng Biblia. Ang mga tunay na mapalad, sister, ay ito. Sabi ng Panginoong Diyos, mapalad. Okay na po. Kuya, ganito po. Hello, kuya. Hindi po sarado po yung pag-iisip. Ayan, makinig ka muna, sister. Kasi patapos na tayo, sister. Ako, nakinig lang naman ako sa inyo kaganina. Gusto ko lang. Wait lang, pakinggan mo natin siya. Ano sabi mo, te? Hello po, kuya. Hindi po sarado yung pag-iisip ko. Pero naniniwala po ako kung meron na anak po na inapos siya ano. Ano? Ano, te? Ba't bigla ka nag-mute? Ano, te? Hello po, yan po sa ano, hindi siya po yung nanay-induce po. Ang nakikipisan again. Hindi po sa ano, kuy. Te, hindi mo pwede ipagmalaki sa amin, te, na nakaranaw ka ng family dahil naramdaman ko rin yan sa SDA ako. Ang yung maging, ang alam mo, sister, no, yung mga pananalita mo na yan, lahat ng yan nasa Katolik, hindi mo lang nakita. Mm-hmm. Kasi nasabi ko sa iyo, nung nasa Katolik ko ka pa, marahil nakapikit ka, hindi ka nakamulat. No? Alam mo, sister, sa bawat parokya, mayroong tinatawag na BAC, kung alam mo yan, Basic Ecclesiastical Society ba yan? Or system?
sa S or ano, basic ecclesiastical community pala, BAC. Ano bang ibig sabihin? Alam mo ibig sabihin, sister? Fellowship 'yan. Fraternity 'yan. Tinuturuan tayo ng simbahan na tayong mga kasapi ng simbahan ay magkaroon tayo ng relasyon na tulad ng isang pamilya. Charismatic. Yung charismatic, fellowship 'yan. 'Yan. Hindi mo lang nakita kasi nakapikit ka. Lahat ng hinahanap mo nasa Katoliko. Kaso nga lang nung Katoliko ka, nakapikit ka. Na lang po, 'di ba? Balik naman po. Hindi po nakapikit ng ano. Hindi po. Sige, hindi ka nakapikit. Alam mo ba nung Katoliko ka, narinig mo na, sister, makinig ka muna. Dahil hindi ka na, nung Katoliko ka, hindi ka nakapikit. Tanong ko sa iyo, narinig mo na ba na mayroon tayong tinatawag na basic ecclesiastical community? Alam mo to o hindi? Hindi po. Hindi mo alam. Ibig sabihin, nakapikit ka. Oh, yun yung mga bagay, sister, na hindi mo alam nung Katoliko ka pa. Kasi kung alam mo ang bagay niyan, hindi ka nalalabas. Kasi yan lang pala ang hinahanap mo. Nasa simbahan yan. Hindi mo lang nakita nung nandito ka pa. Nakapikit po ako. O hindi po. Hello, kuya. Hello. Hindi po ako. Kung nakapikit po ako, hindi po dininig ni Karin pa nang noon. Pero ganito na lang, kuya. Di ba babalik na malalim na po yung ibig sabihin, isa po sa atin, kailangan na po magpahinga. Pero babalik naman po tayo bukas. Doon na lang po natin ipatuloy po. Pero sa akin naman po, bilang isang born again Christian, hindi ako nakipag-ano, may kanya-kanya po tayong paniniwala. Bilang isang Katoliko, naniniwala rin naman po ako noon. Pero, naging born again Christian ko, doon ko kung paano po din ninig talaga na, ni Lord ang lahat ng alangin ko. Nang Katoliko po ako, talagang once talaga na nagsisimba po ako, pumapasok. Oo, nagsisimba po ako mula po Lunes, minsan hanggang Biyernes po, hanggang Linggo pa nga po. Pero parang hindi ko kurang... Sister, ako bilang Katoliko, sister, ha? Makinig ka, sister, kasi parang pinamumuka mo sa amin, sister, na sa Katoliko walang dininig na panalangin sa Diyos. Sa buhay ko, sister, ito sasabihin ko sa iyo. Ako ay mahirap na tao lang kami, mahirap na pamilya. Nung nanalangin ako sa Diyos na sana, Lord, maka-abroad ako. Na sana, Lord, magkaroon ako ng magandang trabaho, na magkaroon ng magandang sahod, nagkaroon ako. Nung sinabi ko, Lord, sana magkaroon ako ng isang anak, nagkaroon ako. Lord, magkaroon ako ng makasal ako, nakasal ako. Lahat ng pinalangin ko, sister, natupad. Sa tingin mo, wala sa Katoliko yung sinasabi mo? Saan po tayo, kahit ano po tayong, ano, kahit po, anong, diriyon po tayo, kahit ano pong sinasamba na. Isalungat yung sabay mo. Yan ang problema, sister, kasi naniniwala ka na sa paniniwala na wala sa Bible. Mali yan. Isalungat yan sa Bible yung sinasabi mo. Yung sinasabi mo, paniniwalang pagano yan. Yeah. Hindi yan biblical. Remember, sister, kaya may Biblia para malaman natin mga Kristiyano kung ano ang kalooban ng Diyos, gusto ng Diyos sa atin. No? Walang saysay yung mga sinasabi mo, walang saysay yung mga sinabi mo, sister, na dininig ako ng Panginoon, pero yung salita ng Panginoon, hindi mo dininig. Ay, hindi po, kuya. Lahat po tayo, dinidinig ng Panginoon ang lahat ng panalangin. Sabi mo lang yan. Walang sinabi sa Bible dyan sa lahat ng pinagsasabi mo. Kuya, may isang tanong na lang po ako to. Ang dami mo ng tanong, bukas na po dyan to. Isa sa atin, langan na po natin. Pero,
Ate, bukas ng gabi, te. Ko, tapos ganun din po siya. Mapunta ba ako sa ano? Mapunta ba ako sa ano? Sa St. Pierre? Ito na, te. Ganito lang, te. Bukas, bukas, te, alas 8. Bukas, te, alas 8. Balik tayo bukas ng alas 8 ng gabi. Tapos pagkumparahin natin, yung natutunan mo sa born again sa Katoliko na iniwan mo. Pagkumparahin natin yan bukas ng gabi. Okay sa iyo yun, alas 8 ng gabi. Sister, tama na sister. Puro ka na huling tanong. Bukas na. Bukas, pwede ka magtanong ng maraming huling tanong. Bukas na lang yan ang tanong mo at siguraduhin mo sana, te, yung itatanong mo sa akin. Yung itatanong mo sa akin, te, siguraduhin mo sana, te, na, no, na hindi mauuwi na kami ay sasalungat sa turo ng Biblia. Ayoko yung ganun na. Limbawa, tatanungin mo sa amin, may impyerno ka ba o malalangit ka? Sabi sa Santiago 4:12, huwag mong hatulan ng kapwa mo tao. Kaya huwag mo akong tanungin ng ganyang uri ng tanong. Opo, ang gawin natin bukas ng gabi, pagkumparahin natin, yung nga, ang tanong mo invalido. Huwag mo akong bigyan ng tanong na ang sagot ay sasalungat sa kagustuhan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong humatol. Basahin ko talata ng Biblia, ha? Wala pala kayong alam dito, eh. Santiago 4:12. Anong sabi dito sa Santiago 4:12? Itong sinasabi. Yan, ha? Sabi ganito, ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magparusa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Kaya huwag mo kong tanungin ng tanong na ang magiging sagot ko ay sasalungat sa talatang yan. Ang gawin natin bukas ng gabi, pagkumparahin natin ang natutunan mo sa born again at ang sa Katoliko na hindi mo natutunan noon. Yan ang gawin bukas ng gabi. Magkumparahan tayo ng aral. Okay ba yun sa'yo, te? Basta huwag mo akong tanungin. Yes, kuya. Ito nang Huwag mo akong tanungin ng tanong. Huwag mo akong tanungin ng isang tanong na ang magiging sagot ay salungat dyan. May yes or no. Salungat sa talatang yan. Ayoko yung ganyan. O, ganito na lang. Iyon yung tanong ko nga, kuya. Bukas. Mali nga. Bukas, magtanungan tayo bukas, magkaroon tayo ng comparative study tomorrow, yung natutunan mo sa born again. Sama mo yung pastor mo, sister, kung maaari, sama mo yung pastor mo. Yung bumubulong sa iyo dyan, kung pastor mo yan o asawa mo, pwede din isama yan. Sige po, kuya. Sige po. Sige. Itatanong ko lang po tayo, kuya. Bukas na, sister, matatapusin na natin to. Bukas ka na magtanong. Sabi ko na, te, ang tanong na yan ay invalido. Binasa ko na Santiago 4:12, binasa ko na ang sagot sa tanong mo, malangit ba mo o impyerno? Salungat yan sa... Dano, hindi tayo matatapos mo dyan, do. Tapusin na natin to. Kaya bukas ng gabi, balik tayo at huwag kang magtanong ng mga invalidong tanong. Invalid ang tanong na yan. Dahil sanabi nga, huwag kang humatol, hahatulin mo ako. Diyos lang ang pwedeng humatol, sister. Mo kami pahatulin. Ang sa amin lang, ilalabas sa amin ng ebidensya na nasa maling iglesia ka. Yan ang gagawin namin. Yan ang gagawin namin. At ikaw naman, gawin mo naman bukas ng gabi, patunayan mo naman na nasa maling iglesia kami at kami patunayan namin na nasa maling iglesia ka. Yes po, wag mo po. Pero yung paghatol, ay, po, kuya, pero yung ano, pero yung, kuya, pero yung hahatulan, yung tatanong ka na ang resulta ay maghahatol. Teka, kung magtatanong ka na ang resulta magiging paghatol, sabi nga sa Mateo 7:1, huwag mong hatulan ang kapwa mo para hindi ka hatulan ng Diyos. Kaya huwag mo akong tanungin ng isang tanong na ang sagot, may yes or no, paghatol. Ayoko yung ganun. Bukas ng gabi, bukas ng gabi magkumparahan tayo ng ano. Huwag po tayo natin sa kapwa natin. Pusin mo, Bujan, hindi tayo matatapos. Sige, yun na lang natin. Bukas ng gabi. Sige, bukas ng gabi. Nag-chat ako sa iyo, ha, para malaman mo kung saan ko ibibigay sa iyo. Pwede na po tayo magpahinga. Sige, bukas ng gabi. Ulit tayo. God bless po, sister. Sister, open-minded po kayo, sister, ha. Mahal na rin po kayo. Okay, so yun na nga. At bukas ng gabi, abangan po ninyo. Kasama natin si Ate Nene Gallinero Yusala.
sa isang doctrinal talakayan kung saan is pagkukumparahin natin yung born again at saka yung katoliko. Ano yung iniwan niya sa katoliko? At ano yung natutunan niya sa born again? Yan natin pag-aralin bukas ng gabi. Sana magbalik si Ate Nenen at walang sino mang magpigil sa kanya na ituloy ang talakayan bukas ng gabi. Okay, maaaring maraming salamat sa inyo. At Brother Aljan, meron kang gusto pa salamatan, Brother Aljan? Ayan, Brother Jan Lo, no? Salamat sa mga 911 subscribers ko. Thank you so much. Uy! 911? Wala, kunti na lang. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. 911? 1,000 ka na pala? Kunti na lang, Brother Jan Lo. 89 kunti na lang. Ano na lang, 90 plus na lang. Oh, 89, 80 plus. 89. Oo. Oh. Ayan. Oh. Pero, Brother Jan Lo, hindi yan importante, no? Kasi yung importante nga sa nakita ko, yung mapaliwanagan itong si kapatid natin na Neneng. Nanaway, bro, sister Neneng, kahit hindi po ako muna ako ma-monetize, bumalik lang po kayo bukas kasi mas importante po yung kaligtasan kaysa monetization. And po, yun na po, isasakripisyo ko po kahit gano'n na lang po. Bumalik po kayo bukas at maging open-minded po kayo, no? At mahal namin po kayo. Back to you, Brother Jan Lo. Ayun, yung naranasan niya ngayon, naranasan ko rin yan dati. Yung mga nakaranas sa ibang sekta gaya ko, naranasan namin yan. At doon ko naranasan na meron pa lang ganito. Natuwa nga ako bro dyan daw kasi natuwa ako sa inyong dalawa kasi kayo yung may experience eh. No? Pero napakaganda nun kasi pinapakita mo sa kanya yung kung paano ka napariwara at paano ka rin bumalik. Kasi okay. Ate, kung maanuhan lang natin to, pwede pa to kasi ini-insist lang niya yung sa tingin niya tama pero mali naman. Pero pag na dandahan natin to, maunawaan din niya to. Tsaga-tsaga lang. Ayun sa born again, yung dininig ang kanyang dasal, yung nag doon ako na ano bro dyan, na para bang wala sa atin, wala yung mga ganun. Hindi talaga ako sasagot, Brother Jan Lo, kaso parang si kailangan talaga ng ano ng pagmamahal natin dito. Oh yes, Brother Arjan. Dati akala ko talaga Katoliko walang alam. Ayan, nung nakaharap ko si Brother Vendetta Libong, hindi ko alam na ang Katoliko pala nag-aaral, di pala ng Biblia. Eh, kasi dati akala ko dati ang Katoliko bobo sa Biblia. Ang Katoliko walang pakialamanan. Pero nung ako balik na, doon ko nakita na hindi pala totoo yun. Okay, bukas ng gabi. Talakay natin yan bukas ng gabi with Ate Nenen Yusala. Sa doctrinal talakayan bukas ng gabi alas 8. Abangan po ninyo yan.